Magandang araw mga kaagri. Nais ko lamang ipakita ang aking mga kabady at ipakilala mga kaagri ang aking mga kabady sa trabaho dito sa bansang Croatia mga kaagri, dito sa aming campsite. Sila ay mga bagong dating mga kaagri o bagong hired mga kaagri ng mga Filipino worker dito sa bansang Croatia. Yan ay, ito yung first day of work nila mga kaagri dito sa aming campsite. So ang aming palang ginagawa ngayon mga kaagri ay tinatanggal namin ang plastic mulch o mulching film. At itong black tip or drip tip mga kaagri, yung hose na makikita nyo na nasa ilalim ng plastic mulch. Yung hose mga kaagri ang nagdidilig ng halaman mga kaagri. Tulad sa mga sinabi ko doon sa mga nakaraang video. Yan. Kailangan mga kaagri tanggalin namin ang plastic mulch dahil need namin na bungkalin o araruhin mga kaagri itong lupa upang sa ganun itong mga patay mga kaagri na mga damo na nakikita nyo ay ma-incorporate or ma-mix mga kaagri doon sa lupa upang sa pagdating ng panahon ay magiging pataba ito. So para hindi na kami mga kaagri mag-apply ng fertilizer, at ang kagandahan pa nito ay organic yung magiging fertilizer namin mga kaagri. So after nito matang makuha namin lahat ng plastic mulch ay araruhin itong mga kaagri ng isang traktura. Yan. Yan, ganito lang mga kaagri ang pagtanggal ng plastic mulch. Medyo mahirap dito mga kaagri ang pagtanggal ng plastic mulch dahil hindi katulad sa atin na kadalasan ang paglagay natin mga kaagri ng plastic mulch ay manual, at ang para mailagay ito ng maayos ay kailangan nating tusukan ng isang bamboo o tire wire. Pero dito mga kaagri, hindi, wala pong tusok ito, kundi may tabon mga kaagri ang magkabilang plastic mulch ng lupa. Kaya medyo mahirap. At dito mga kaagri, ang kaibahan rin ay pag gumamit kami ng plastic mulch dito ay isang beses lang mga kaagri namin ginagamit. Di tulad sa atin mga kaagri na tatlong beses minsan natin ginagamit itong plastic mulch na to. Pero dito mga kaagri, isang gamitan lang namin, pagkatapos ay kailangan na namin tanggalin at itapon na agad namin mga kaagri. Yan, ganyan lang mga kaagri ang pagtanggal ng plastic mulch. Do wala na mga mabilis na trabaho mga kaagri pagdating sa farm. Kailangan talaga mga kaagri ng sipag at tiyaga. Yan, ito mga kaagri ang pinapakita ko dati sa inyo na aming area dito sa aming campsite mga kaagri, at napakalawak ito. Ito pala yung first day of work nila mga kaagri dito sa aming campsite. Kaya ayun, excited sila mga kaagri dahil ilang araw silang nakapahinga dito. Nasa mga 1 week mga kaagri ata sila napahinga. Eh, gustong-gusto nilang pumasok. At ngayon, ito, yung kanilang wish ay nangyari na mga kaagri. Nag-umpisa na silang pumasok. Yan, sila ang mga bago kong kabady mga kaagri dito sa aming campsite. So, sila ang magiging makasama ko pagdating ng summer o season dito sa amin. Yan. Ganyan lang mga kaagri. At itong area nito mga kaagri, matatapos namin ito ng isang araw. Kasi nakikita ko mga kaagri ay mabilis yung pagtanggal nila ng plastic mulch. So madaling salita mga kaagri, itong mga bagong hired namin dito ay talagang mga farmer ito sa Pilipinas. Dahil nakikita ko yung mga kilos nila mga kaagri at galaw ay talagang marurunong. Marurunong sila mga kaagri. Alam nila kung paano tanggalin ang plastic mulch mga kaagri. Yan. At dito mga kaagri, sa sinabi ko na ay isang beses lang namin ginagamit ang plastic mulch mga kaagri. Dito tulad sa atin ay ilang beses natin ito ginagamit after ng harvest, tanim ulit. Harvest, tanim ulit. Pero dito sa amin mga kaagri, isang beses lang namin ito ginamit.
Pagkatapos ngayon ay kailangan naming tanggalin upang ito'y bungkalin ang lupa at para itong mga na-decompose na mga dahon o yutong dahon na patay na ay mahalo dyan sa lupa at mas mabilis mga kaagri ma-decompose kasi nasa ilalim sila ng lupa mga kaagri. At ngayon papunta naman ako mga kaagri dito sa isa kong kasamahan na in-assign ko dito sa aming hayupan mga kaagri sa pagpapakain ng mga hayop. Ayan o, pupuntahan ko siya mga kaagri. Ito naman yung first day of work niya mga kaagri sa pagpapakain ng mga hayop namin. Ayan o, kasama na si Tina mga kaagri. Si Tina di makilala. Yan. Bago niya bubuksan mga kaagri doon sa loob yung mga ibang hayop ay nilalagyan niya ni Oga mga kaagri ng pagkain dito sa labas. Para pag labas ng mga hayop mga kaagri doon sa cage nila, pinaka cage nila ay o pinakakulungan nila mga kaagri ay may pagkain na dyan sa labas. Yan, papasok na akong mga kaagri sa gate namin. Napakalawak na mga kaagri itong area namin dito. Yung tuwang-tuwa o mga kaagri o, nung nakalabas sila o. Tuwang-tuwa eh. Yan mga kaagri o. Nauna nang kumain si Piggy, si Kambing at saka si Tina. Yan mga kaagri, bubuksan na niya o mga kaagri yung iba. Yun o. Yan. Yun na. Yan, yan. Kain na sila mga kaagri. Di sila mapakali kung saan sila pupunta eh. Parihan naman may pagkain. Di nila napansin yung isa dito mga kaagri na may pagkain dyan. Yun. Yan mga kaagri, kumain na sila. Yan yung apat namin mga kaagri na baboy na natira dahil yung mga magulang niyan o yung mga lulo, lula niyan ay pinatay dahil sa African Swine Flu o ASF na nakapasok dito sa amin mga kaagri. Kailangan patayin. Otherwise, hindi mawawala itong ASF dito sa amin. Yan yung kambing mga kaagri at saka karnero. At yung isa doon mga kaagri, yung si BBT ng mga kaagri ay pinapadidi yan o bago palabasin mga kaagri. Yan o, ayaw nang dumidi, ayaw nang tapusin mga kaagri yung milk niya dahil gusto nang lumabas. Sabi ko wag mong palabasin, hayaan mong tapusin na yung ano niya milk. Ayun, inubos niya. No choice siya kasi kung hindi niya ubos, hindi siya makalabas. Ayun, lalabas na siya mga kaagri. At bukod nito mga kaagri sa pagkain na aming ibinibigay sa kanila, itong feeds sa mga kaagri ay binibigyan na namin sila mga kaagri ng hay o silage sa mga kaagri na dried wild barley mga kaagri ang aming binibigay sa kanila kasi alam namin na hindi enough itong pagkain na ibinibigay namin sa kanila kaya ito binibigyan namin sila mga kaagri ng ganito bilang pagkain support nila o pangalawang pagkain nila yan o yan mga kaagri kung makikita nyo yan yun yan o may mga nakatayo pa dyan mga kaagri na reserva na pagkain nila yan mga kaagri. Diyan namin nilalagay mga kaagri. Yan, diyan namin nilalagay mga kaagri. Makikita nyo. Kailangan malagay namin yan ng puno yan diyan mga kaagri. Nasa baba yung iba na nahuhulog mga kaagri. Bukod diyan ay doon pa rin sa kabila mga kaagri nilalagay namin. Yun. Yun mga kaagri. Makikita mo. Yung dalawang area na yan mga kaagri. At mayroon silang tubig doon sa unahan mga kaagri na after nila kumain
ay iinom sila ng tubig. So, paano pa nga ka-agree? Maraming salamat at mapagpalang araw sa ating lahat. Thank you so much sa mga nanonood.